mga kapatid, sa pagtatatag ng kanyang simbahan, sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban dito." Ngayon ang ating simbahan ay sinasalakay. Merong napakalaking apostasya. Marami ang hindi isinasabuhay ang kanilang pananampalataya. May mga bakla sa mga klero. Inaagaw ang mga Katoliko ng mga sekta at kulto. Hindi nagsasalita ang mga namumuno laban sa mga para sa aborsyon o LGBT. Ang mga modernista ay nasa loob ng simbahan. Ngunit maraming aktibong Katoliko ang kampante. Marahil ay hindi alam ang matinding pagbabanta at mabaksik na pag-atake laban sa simbahan o masyado lang silang abala sa ibang bagay. Gayunpaman, pinaghahawakan nila ang katiyakan ni Jesus na ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa simbahan. Kaya sabi nila, "Huwag mag-alala, mananalo ang simbahan sa huli." Tama yan. Ngunit ito ay hindi isang katanungan kung ang simbahan ay mananalo sa huli, dahil siya nga ay mananalo. Ngunit ang tanong ay kung ilan ang maliligtas sa huli. Tiyak na naroon ang simbahan, ngunit ilang individual ang makakasama niya sa huli. Ang pagkakamali ng mga Kristiyano sa katiyakan na ibinigay ni Jesus kay Pedro ay ang pagtingin nila sa simbahan na hindi madadaig ng masasamang puwersa. Ngunit tinukoy ni Jesus ang mga pintuan ng impyerno, hindi ng simbahan. Ang mga pintuan ay para sa pagtatanggol, hindi para sa pag-atake. Kaya't nang sabihin ni Jesus na ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa simbahan, hindi niya pinag-uusapan ang tungkol sa simbahan na kakayanin ang mga pag-atake ng kaaway. Ngunit ang kaaway at ang mga pintuan nito ay hindi makakayanan ang pag-atake ng simbahan. Sa madaling salita, hindi lang tayo sa depensiba, ngunit sa opensiba. Ito ay nangangahulugan ng gawain ng ebanghelisasyon. Ito ay nakikibahagi sa espiritual na digmaan. Sinasalakay natin ang mga pintuan ng kaaway. Sinisira nito ang mga pintuan ng kaaway upang mapalaya ang mga bilanggo nito. Itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan upang magawa ang misyon, upang ipahayag ang kanyang kaligtasan hanggang sa mga dulo ng mundo. Ito ay hindi lamang isang simbahan ng pagpapanatili kasama ng ang lahat ng mga serbisyo at ministeryo nito. Sa pagkadiwa nito, ang simbahan ay misyonero. Dapat siyang humayo sa mundo at ipahayag ang ebanghelyo. At dito tinitiyak sa atin ni Jesus na mga pintuan ng impyerno ay hindi tatayo. Amen.